Kung for example, you are just a private individual or you are a government official but you have no authority to arrest or detain. Ang kung inaresto mo yung tao or detain mo yung tao, hindi ka maging liable ng arbitrary detention. You can be liable of illegal detention. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa arbitrary detention. Oh yes, maganda yung arbitrary detention. Diba po? Very interesting. Ano ba yung arbitrary detention? Actually, arbitrary detention is in relation sa mga acts of the public officers. Hindi lahat ng, hindi pwede maging liable ng arbitrary detention kung hindi ka public officer. Kailangan public officer, this is one of the limitation ng rights of the public officer. And of course, this is in relation sa rights ng mga akusado. Kasi yung batas natin, hindi lang about paghuli ng mga krimen, pag-stop ng crime sa Pilipinas. Ang batas po natin will also respect sa karapatan ng mga akusado. So no one is above the law? Yes, yun yan. Pero Kuya Mark, sino ang magiging liable sa crime ng arbitrary detention? So ang maging liable dyan, Lala, sa crime against arbitrary detention, hindi lahat ng mga tao pwede maging liable. And hindi din lahat ng mga public officers. Kailangan, if you are a public officer, you can be liable of arbitrary detention if may authority ka to arrest or detain a person. Ibig sabihin, kailangan, if you are a government official or a public officer, hindi lahat maging liable dito. For example, you are a officer ng isang government agency. Hindi. Ang maging liable dito, normally, yung mga agent ng mga law enforcement agency. Like the Philippine National Police, mga NBI, mga PIDEA, or any other agency of the law enforcement unit of the government. Hindi lahat ng empleyado or officers ng gobyerno pwede. Kasi sabi ng batas, in order to be liable of arbitrary detention, kailangan you must have authority to arrest and to detain. Kung wala kang authority to arrest and to detain, hindi ka maging accused of the crime of arbitrary detention. Kailangan may legal grounds talaga to detain a person. So, in a crime, kung mag-file kasi kita ng kaso, Lala, if you know, say, here, kasi pinag-usapan natin dito, para matuto ang mga taong bayan. Yes. Lalo na yung mga hindi lawyer. So, ang purpose nito, bago ka mag-file ng kaso, tingnan mo muna kung qualified ba yung akusado na maging liable of the crime. One of the qualification under arbitrary detention, kailangan you must have authority to arrest or detain a person in order to be liable of arbitrary detention. Kung for example, you are just a private individual, or you are a government official but you have no authority to arrest or detain. Kung inaresto mo yung tao or detain mo yung tao, hindi ka maging liable ng arbitrary detention. You can be liable of illegal detention. Iba yun. Ang illegal detention, mas mabigat na kaso compared sa arbitrary detention. Wow. Ano ba yun, Kuya Mark? Ano ba ang mga instances, Kuya Mark, na makakommit ka ng arbitrary detention? Three ways. There are ways to commit an arbitrary detention. Number one, you must be, you must be a public officer that you have the authority to arrest and detain a person. And second, pag arresto mo na isang tao, wala kang warrant of arrest. Tapos, wala ka pang legal basis to arrest a person. Dito yung covered yung warrantless arrest kasi may tinatawag tayong warrantless arrest or yung tinatawag na hot pursuit doctrine or yung in flagrante delicto doctrine. Ano yan? Very basic yan sa batas. For example, caught in the act or is about to commit a crime or has just committed a crime. Pwede ang isang police officer arrestohin yung tao kahit walang warrant. As, yun ang sinasabi doon. Pag inaresto ng police officer kahit walang warrant, okay yun, basta caught in the act or has just committed a crime. For example, may isang abusadong police, inaresto niya yung tao, kumakain lang naman sa restaurant, inaresto niya, walang warrant. Tapos dinetain niya sa isang kulungan, dinetain niya, o sa bahay niya, dinetain niya. Yun ang tinatawag na arbitrary detention.